Tunay Lupanay. Ito po ay isa sa mga priority projects po ng ating pong pamahalaan. Bago po ako magpatuloy, nakalimutan ko pong batiin ang ating pong mga panauhin ngayon. Maga, ang PESA manager po ng Cebu City, si Ms. Sheila May Dalus. Maraming salamat po sa inyong paggalaw. Andiyan din po ang ating labor officer, nandiyan po, ng PESA Cebu City, Ms. Sofia Cabornay. At ang ating pong bisita from Los Angeles, California, Mrs. May Nonato. Hindi yung tayo nawawalan ng mga bisita pag flag sereno nila, lalo na po galing sa ibang bansa. Gusto ko rin po iparating sa inyo na awa ng Diyos po ay bumababa na pong insidente ng mga naapektuhan po o pinaghihinalaan patungkol sa coronavirus. Ayon po sa Manila Health Department, yung mga under investigation po ay nasa 6 na lang. Persons under investigation po ay nasa 6 na lang at patuloy pa po bumababa. So, pero ibig sa hindi po ibig sabihin na tayo po ay magiging kampante, patuloy pa rin po ang ating pong pagiging vigilante para sa mga pangyayaring ito at makakasiguro po kayo ng ating po mga health clusters ay ginagawa ang lahat upang proteksyonan po ang inyong mga kalusugan at lalo na po hindi tumaas pang insidente ng mga tao po pwedeng maapektuhan ng coronavirus. Paalala din po na ngayong araw, February 24 hanggang March 8 ay ang panglimang cycle na po ng ating polio vaccination. Ito po ay sana huli na. Sana po sa atin po gagawing pagpatak. 2 linggo na naman po ito para po sa poliovirus type 2. Kaya tinatawagan po po lahat ng mga magulang na nandito at lahat po ng mga lolo at lola natin na sana po ay pabakunahan nyo ang inyo po mga anak at mga apo edad 0 hanggang 5 years old. At pakiinggan nyo na rin po ang inyong mga kapitbahay at mga kabarangay dahil po ang ating mga health volunteers at mga health workers ay pupunta naman po at magbabahay-bahay na naman po simula ngayong araw. Napakataas po ng ating nagawa na porsyento, 99.10%. Kung hindi pa ako nagkakamali, noong huling cycle po, sana po malagpasan po natin ito dahil malaki rin po pagtitiwala sa atin ng Department of Health. Tinataasan po nila ang target ng Manila kasi alam po nilang kayang-kaya natin gawin. So, yun lamang po sa lagi pong ipinagbibili ng ating pong alkalde at syempre nagpapasalamat na rin po kami dahil sa inyong lingguhang paglilinis ng inyong pong kanya-kanyang mga departamento. Sana po ay pagpatuloy natin ito kasi nga sabi po nila dapat po pagbabago ay magsisimula po sa ating sariling mga tahanan. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Nawa po tayo pagpalain ng Panginoon ang tayo po ay makapagsilbi ng maayos at tapat ngayon pong linggo. Maraming salamat. Magandang umaga po.